Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Tinig siglak sa atlaw, sa'yo sa tabuntagon. Masugunta ang kanta, umaning kalibutan. Dayan-dayan ang sana, higmata nga kalanggaman. Nga nanagawi ning kabukiran. Ugo patulong sa pagsalog sa kahapon. Ug sa tughan nga walay naglaylay, kasing-kasing nga way nagsaplay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Pukina po sa magtasaw sa gagap mo. Usap nga mayong buntag ganin yung tanan. Dayon nganhi sa inyong turumanon ang Tinig ng Bayan News and Public Affairs sa program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala karong adlaw nga Lunes? Medsa 26 ng buwan sa Hunyo o Hunyo ha? Hulyo. Okay, tuig 2021. Sa tanang mga nag-birthday karon, happy celebration sa kaninyong tanan. Sa atong mga kaigsoonan karong mga mamumo, mga mag-uuma sa iyong nagpanikad sa kabuntagon. Sa atong mga tendero, sendero, sa mga drivers nato karon, mayong buntag kaninyo, mga bihaydor diay, mga kargador. Oh, mayong buntag kaninyo ha. Dayon ganin sa inyong turmanon ang Tinig ng Bayan. Mag-uban kita gikan alas 5 hangtod alas 6 karong buntag. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabogo. At ang ninyong mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa atong pagpad dayon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Karon diretso na gidaghagpat nganha sa atong mga balitang internasyonal. Unang tudling sa atong balitang internasyonal karong buntag, libuan ka mga katauhan dito sa Ontario, Canada ang gipalalin dala sa halapad nga wildfire dito sa North America. Nasa irang kapinusa ka gatos na nga mga sunog sa kalasangan ang nabatik dito sa may northwestern Ontario duol sa First Nation communities nga maabot lamang pinaagi sa eroplano o bangka. Kaya numdumang na dumilabayang simana, nagpadala sa usak gatos ka mga bumbero ang Mexico sa Ontario aron mutabang na sa halapad nga sunog didtong dapita. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas sa 5:09 ang atong oras sa laing tudling sa atong mga taho karong buntaga. Patay ang duha ka mga Turkish soldiers sa huog, samdan usab ang laing duha pa human nga gibanhigan ang ilang gisakyang armored vehicle dito sa northern Syria matug ang Defense Ministry sa Turkey. Dayon silang naglunsad sa retaliatory attacks sa ginatuhuang kampo sa Syrian Kurdish People Protection Units kun YPG nga gikaingong konektado sa Kurdistan Workers Party. Ang YPG ang ginaingong United States ang ginaingon sa United States o European Union nga usa gihapon ka teroristang grupo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:10 sa buntag, samtang dugang tudling sa atong tao karong buntag ha. Pagasugda na ang pagbabakuna nga na sa mga kabataon-unang anaa sa panuigon 12 anyo sa pataas kontra COVID-19 dito sa nasod Jordan. Matod sa state news agency sa nasambit nga nasod, ang mga bata ang pwede nang mahatagan sa bakunang hinimo sa Pfizer-BioNTech. Basa nga aprobado lamang sa ilang ginikanan ang naasang desisyon gipalunsad sa Jordan. Human ang pagkalas sa mga restrictions nga ilang ginabatuman dito sa ilang mga kalungsuran karong pag-abli sa buwan sa Hulyo. Dungan usaba sa pag-abli sa mga gym, sa mga resorts, sa og mga nightclubs, sa og mga hotels. Masa gibakunhod na sa Jordan karon ang ilang restrictions sa tanang mga sektor.
og dungan usab nini ni kunhod na ang ihap sa COVID-19 dito sa ilang nasod. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Hinay-hinay nang nag-abligaro ng mga kumpanya og negosyo saba dito sa may Abu Dhabi sa United Arab Emirates sa kon UAE. Aron matagan ang mga Pinoy og overseas sa Filipino workers sa dakong oportunidad sa pagpanarbaho. Kamaturan ini sigun ni Labor Attaché Manuel D. Maano. Gikan itong Enero hangtod Hunyo karong tuig kasamtangan nakadawat na sila og abot sa 4,000 job order request o manpower request gikan sa lain-lain mga kumpanya dito sa UAE. Kasayrang giablihan na sa Abu Dhabi ang ilang pultahan alang sa mga household service workers o medical workers sama na lamang sa mga nurses. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:12 ang atong oras. Ulahing tudling sa atong mga taho karong buntaga. Napulo ang napati karon nga nabugtuan sa kinabuhi sa nahitabong mudslide dito sa Tajikistan. Kung asa 8 ka tawo ang nakaplagan. Samtang 2 ka babae pa ang naluwas. Gikan sa nahitabuan sa nasampit nga trahedya. Sigon sa report, tungod kunong kini sa makusog nga pag-uwan o guway hunong nga pag-uwan dito ang dabita. Sigon ni Ministry Spokesperson Umelda Yusupova. Nga po sa libing mataas pa ang death toll tungod sa duha ka-individual pa ang padayon karong ginapangita. Ni Adong Bilabayang Simana, anaa sa 16 ka-individual ang namatay tungod sa mudslide dito usab sa border regions sa Uzbekistan o Kyrgyzstan. Alas 5:13 ang atong oras. Akadong langkob sa atong mga balitang international karong buntaga. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa atong pagbalik, mga balitang national. Atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Oras sa Pilipinas, alas 5:13 na sa buntag. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga matutungan Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghapla sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yan ang antok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Nak, naunsa man ang bata? Ganiha ra man ang magsigigila? Giguto mungod ni ma, wala mungod ko'y gatas. Anak, di bagiing na nataka pag tumara ng Oleifera C. Dugay na ko nag-ingon mo nga kanang Oleifera C, daghan kaayo ang benepisyo ni Ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon ako ni mo, suwaye ang Oleifera C. Salamat sa Oleifera C. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din ninyo, Bilunga Gold. Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako'y kuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5:16 na sa buntag sa mga tuding sa atong balitang nasunod karong buntaga. Oras gatul ganinyo sa Yaki Herbal Products. Unang tudling sa itong mga taho karong buntaga, masugot nga border control ang ginaandam karon
Nga na sa lain-lain mga local government units o ginaandam na karoon ang mga ospital. Kini ang nanahimong rekomendasyon na sa Department of Health kung DOH sa pulong sa Interagency Task Force kauban si Presidente Rodrigo Duterte. Taliwala sa bahad garon nga makaumutaas pa ang ihap sa mas makatakod nga Delta variant sa COVID-19. Gawas na inigirekomenda ni Dr. Anna Ong Lim sa DOH Technical Advisory Group sa mga lokal nga kagamhanan ang pagpatuman sa localized lockdown o hugot nga pagmonitor sa endorsed arrivals o mga gasulod nganha sa ilang mga ginsakpan. Sigun ni Lim, importante gayud nga pakusgon ang healthcare system sa lain-laing mga dapit dinhi sa nasud Pilipinas. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ilaong mga dunganan sa pag-uwan ang ulahing State of the Nation na address ni Presidente Rodrigo Duterte karong adlaw. Kini sigun sa Pag-asa Weather Division nga magpabiling dominante ang weather system sa hanging habagat hangtod sa musunod nga lima kadlaw. Aban na way musulod nga bagyo din sa nasod Pilipinas kana ang iyang gikanayon. Gikanayon sa basa Pag-asa nga gilauma nga mudagan pa ang madag-umon nga kalangitan dungan ang makusog nga pag-uwan dito sa may western section sa Luzon. Huwag lakit nanini ang Metro Manila diin ipitigayon ang State of the Nation address. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Nisutoy na karon sa 1,548,755 ang kinatibuk ang ihap sa COVID-19 infection sa dinhi sa nasod Pilipinas. Kinihuman nga nakapati karon ang Department of Health og laing 5,479 ka mga dugang kaso. Tungod usab sa 5,573 ka mga bagong recoveries, nisangko na sa 1,467,269 ang ginatibuk ang nangaayo sa nasambit nga baladian. Sa naasong ihap, 54,262 ang aktibong kaso. Samtang nadugangan usab sa 93 ka mga individual ang nipanaw sa laing kalibutan. Tungod usab sa naasoy nga baratian, hinungdan ni sangko na karon sa 27,224 ang death toll sa Pilipinas. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5:19 ang atong oras sa laing bahin, nakapatik na usab garon ang Department of Health og 55 ka mga dugang kaso sa COVID-19 Delta variant. Tungod nini sigun sa DOH, nisangko na karon sa 119 ang kinatibuk ang ihap sa mas makatakod nga Delta variant dinhi sa nasod Pilipinas. Gibutyag sa nasambit nga ahensya nga 37 ka mga bagong impeksyon nga gikan ayon na karong local cases sa samtang returning overseas Filipinos usab ang 17. Sa kasamtangan ginaberipika na karon sa DOH kung aduna pay laing nga usa ka kaso sa ROF ang posibleng madugang nganha sa ihap sa mga na-infect nining nasampit nga mas makatakod nga variant sa COVID-19. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5:20 na ang atong oras sa kadtong langkob sa atong mga balitang nasunod karong buntag. Sa atong pagbalik, mga dugang taho, atong ikayagyag kaninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Unsa bagyo kining organic? Organic foods og produktong organic. Ang organic foods mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock og ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock sa 3P Farm dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niyasab sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sab kamo palit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-961-3244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa Puruka, Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Talakayang pangsakahan.
Tinig ng Bayan. Maayong buntag, sir. Ako dahil si Provida. May pangutana lang ko sa akong mga tanong o unsay solusyon aning akong mga tanong nga mga para aning mais unsay imong ikatabang sa kuwa. Daghang mananap dire, mga ilaga. Number one yun na dire. Rat campaign ta. If ever usual na kung maggawas ang rat infestation, kung padulong ta, kung tanginit, magawas na sila kaya wala naman na sila kaunon dito sa ilahang habitat. Kung magawas na sila, peste na dahil na sila, tato ang rice and corn specifically. May zinc phosphide tayong libre ginabigay ng government. Concerted effort sa lahat ng mga farmers, mag-baiting tayo, mag-rat campaign tayo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Nesmarie Espejo, ang City Agriculturist ng Kidapawan. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5:22 na sa buntaga. Dugang tudling sa itong mga balitangan na sunod karong buntaga. Sa hugot kuno nga pagabantay karon alang sa COVID-19 Delta variant ang gisugyot sa Department of Health kon DOH alang sa pagpatuman sa mas hugot kuno karon nga mga border control ug mapugngan ang ingon man padayong pagsaka nini kini ang gikanayon sa DOH dungan usab ang gipatigayon nga pulong kagahapon adlaw uban si Presidente Rodrigo Duterte gikanayon nini nga ang pagsutoy karon sa Delta variant dinhi sa nasod Pilipinas sa dala matud pa sa nanahimong kumpiyansa usaba sa mga lokal nga kagamanan nga magpatuman sa masugot nga border control sa nganha sa ilang ginsakpan. Alas 5:23 ang atong oras sa laing bahin. Gipermahan na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang pondo alang sa local government units alang sa mga apektado sa habagat o bagyong Fabian. Sa gibalugwa nga taho sa DSWD Disaster Response Management Bureau, anaa sa 849.5 million ang standby funds sa DSWD Central Office o sa mga field offices nini. Gawas nini, giandam na usab sa DSWD ang pagpanghatag nining relief goods o gaingruman mga non-food items. Managtag-usaba sa hinabang ang pipila ka mga LGU sa mga apektadong pamilya sa Orion o Samal, Bataan, Castillejo, San Antonio o Santa Cruz, Zambales, Batangas City. Dito sa may probinsya sa Batangas, Santa Cruz, sa Occidental Mindoro o La Trinidad, Benguet o Ginguman dito sa Balbalan sa Kalinga. Samtang sa ulahing datos sa DSWD, kapin 4,000 ka mga pamilya. O katnubas kini sa 19,000 ka mga individual ang anaakaroon sa 126 ka mga evacuation center sa Region 3, Memaropa, National Capital Region o Cordillera Administrative Region, Concar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:25 na ang atong oras. Ningtang na atong ihatag kaninyo ang dugang pang mga taho karong buntaga. Magbatuman karon ang kapulisan sa signal jamming sa pipila ka mga bahin dito sa Quezon City alang sa lahing State of the Nation address konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Gikan ayon ni National Capital Region Office kon NCRPO Chief Major General Vicente Danao nga nagauyo na ang mga local government unit o mga ralyesta sa pagpadigayon lamang sa limitadong lihok protesta. Pwede lamang mag-rally ang anti-Duterte protesters hangtod sa may Saint Peter's Chapel sa Tandang Sora sa Quezon City samtang wanay ubang lugar pa ang sila pagatugtan tungod nga aduna usay naka-assign alang usab sa mga pro-Duterte protesters. Giawhag ni Danao ang mga mamumuo o giawhag ni Danao ang mga magpatigayon sa lihok protesta nga makighiusa kanila alang sa contact tracing o pagsunod sa minimum health protocol sila bina nga nagatubang ang Pilipinas karon sa mas grabing variant sa COVID-19
nga nakasuna dinhi sa atong ginsakpan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin na sublingan nakadawat sa imbitasyon na si Vice President Lene Robredo gikan sa Office of the President alang sa personal nga pagtambong ini sa uwing State of the Nation address ni Presidente Duterte karong adlaw. Kasaran nga unang miya taho ang umilugwa ang taho. Nga via Zoom lamang pwede kuno nga makatambong si Robredo sa nanahimong pag-atubang ni Robredo sa mga media personnel. Kita naaw nini nga personal niyang o personal siyang giimbitahan sa Office of the President aron mutambong sa naasong aktibidad. Apa na diyang mabasa nini ang SWAT unod matod ba nini nga gikinahanglan nga fully vaccinated ang mga mutambong sa naasong kalihukan. Dayon na nga nagpadala og suwat ang opisina ni Robredo aron ipahibalo nga dili pa siya fully vaccinated tungod nga August 11 pa niini madawat ang second dose sa iyang bakuna. Hinungdan nga dili kini makatambong alang sa zona personal nga ipatigayon karong adlawa. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:27 ng atong oras, atong pagbalik mga balitang probinsyal. Atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Han, naunsa naman yung panahon ron, uy? Daghan ang naggalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay musamuta og galisod. Kay ang stress ra ba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, gitimplahan tika og Okira Coffee. Uy, salamat han. Wala na tay mahimuhan. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig na mahuman raning tanan. Kalami pa di ay ning Okira Coffee han. Makapabasko gidi ay. Korean Red Fanex Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangosteen, maong makabaskog. Dali na han, baskog na ko. Kana ba? Nagapangita ka ba og kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakaton mo sa kay og kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili maayong kinaiya nga kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride sakay sa kabayo? Kung oo, ang imong tubag sa bisan-asa nga pangutana, tawagi o pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P Farm nga anaa sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Alas 5:29 ang atong oras. Sa karon atong ihatag rinyo ang taho alang sa atong panglawas. Hatulgan nato ni Tinig Do sa Lulu Iluswa. Tinig Pangkalusugan. Tinig ng Bayan. Mahigala kining espirulina nga sagol sa Yaki Herbal Capsule makatambang aron maprotektahan ang ato ang kidney. Ang kidney ang unang maapektuhan nga organ sa radiation exposure. Oo, labi na kaning kuan. Siguro kaning na permi mag-atubang og mga computer, kaning mag-atubang og computer, tay mahilig sa TV, di ba? So ang una nga maapektuhan ang ato ang kidney. Palayo, no? Nga mataman unta ang gigamit para diha. Sus, mauna ang atong kuanon, huna-hunaon. Sumala sa mga pagtuon, mga higala, ang espirulina makatabang aron protektahan ang kidney gikan sa nephrotoxicity. Ang nephrotoxicity, epekto kini sa cancer treatments. Sobrang pagtumar sa antibiotics o analgesics, mga higala. Kung sa'yo masayaran nga dunay sakit sa bato, malikayan ang paggrabe ni ini. Apan kung ang kidney mo naog na sa 10% o 10% sa normal function ni ini, gikinahanglan na ipa-ilawom sa renal dialysis o sa kidney transplant. Hay nako, murag, duol na taana sa kamatayon. Kaya asa man ta, may magnaay kidney diya sa palingki. O, pwede pa tong kidney sa baboy, manok, di ba? Muna mga higalain, ana ka-importante kung unsa o nato nga ang pinga ng atong panglawas. Hastang mahala, makita na nga nagakaupos na ang kinabuhi sa taong dunay susamang balatian.
Ang dialysis mo ay pamaagi sa pagtambal sa sakit sa bato nga maoy magwagtang sa hugaw o mapawala sa hugaw sa sobra sa tubig sa dugo pinaagi sa pagsala niini. Mao na ang kaimportante sa trabaho sa kidney. Mao nga dili nato dapat pasagdan nga mohinay ang atong bato kon kidney. Protektahan na nato kini pinaagi sa pagkaon sa mga presko nga mga utan o prutas, likay sa sobrang pagkonsumo sa asukal, soft drinks, artificial sweeteners, processed foods ug mga tambok ug parat nga makaon. Inom og tubig kay sa mga ilim nun, ma-maintain ang timbang, likay ang kanunay nga pag-inom sa alak. Kinahanglan nga regular ang exercise ug ang importante ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Herbal Capsule, dili lang ang problema sa imuhang kidney ang iyahang sulbaron. Mawagtang apil na ang uban pang mga ginahambin o mga balatian sa imuhang panglawas. Tungod ni ini mang higala, mao kon ang hinungdan nga among ginaingon. Sa kadaghang parte sa ato ang kalawasan, wala ta mahibalo basin usa ni ana aduna nay diperensya. Mao kon ang hinungdan nga kinahanglan aduna gyud tay maintenance og mao ka na ang Yaki Herbal Capsule aron mahalikay ta sa susamang mga balatian. Tungod niini, giawhag namo kamo. Kung aduna kamo'y mga pangutana kasi natian sa atong mga produkto, palihog i-text sa 0928-677031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5.32 sa sabuntag. Sa atong pagbalik, mga laray sa atong mga balitang probinsyal, human namang ining pipila sa atong mga pahinom. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea? Para iwas ma-scam, tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwan ng sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5.34 na sa buntag. Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan! Mga laray sa itong mga balitang probinsyal, garong buntaga, unang tudling sa itong mga taho at ang sayro ng mga panghitabo dito nga dapita sa may Davao Oriental. At ang dawato na ang signal, gika na sa may Joy FM sa munisipyo sa Caraga. Ana sa linya si Tinig 12, Jeline Seban. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Andrew, nagpagawas na og latest laboratory test result ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR bahin sa pagdumili usa sa pagkuha sa pagkaon sa shellfish sa baybayon din sa Davao Oriental, particular na sa Mati City tungod na apektado kini sa red tide. Sumala pa sa BFAR, positibo gayod sa paralytic shellfish poison, PSP, o toxic red tide sa mga shellfish na naasa baybayan buo sa ilang hingpit na ginamonitor ang pagbaligyan ini sa mga palengke sa Mati City, ingon man sa tibuok Davao Oriental. Dugang pa sa BFAR, nakig-alayan na sila sa local government unit sa Mati City o sa provincial government sa Davao Oriental aron sa pagbugna og mga lakang mahitungod sa maong concern. Mabed pa sa impormasyon, gikan sa provincial government sa Davao Oriental, nahugtan gayud ang pagbantay sa mga residente ug kusgan usab ang campaign dissemination aron nga mamahimong luwas sa mga katawhan ilabi na ang lisod ang panahon karon tungod sa COVID-19 na pandemya. Busa ang tanang local government unit sa Davao Oriental
mando na usab sa tanang pantay daga na siguro doon gayod ang pagbantay alam nga walang makaipsot sa pagpapaligya sa maong ginadili ng selfish sa merkado kamatikdan na anaa sa walo ka mga baybayon sa nasod ang gideklara sa BIFAR na apiktado sa red tide kung ginadili gayod ang pagkuha sa mga selfish ni ini. Sa tikas bahin, di pailaw na sa General Community Quarantine o GCQ ang probinsya sa Davao de Oro kumanya gitugtan kini sa Regional Interagency Task Force gikan sa petsa 23 hangtod 31 karong bulan. Matod pa sa impormasyon gikan sa provincial government sa Davao de Oro ang pagpailaw sa General Community Quarantine sa probinsya tungod sa panginabuan sa mga residente na sobrang na nga naapektuhan sa maong quarantine classification. Hinuon gisiguro sa provincial government o provincial interagency task force na kontrolado ang COVID-19 sa probinsya o sa ilang gisugyot ngayon sa regional IATF na paluagan gamay ang maong restriksyon. Kamatikdan, una nagipailaw sa MSCQ ang Davao de Oro gikan July 16 hangtod 31 sa National Interagency Task Force. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 12, Jeline Siban. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Dagang salamat kaubang Jeline Siban gikan dito sa may area sa Davao Occidental. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Dugang tudling sa ato nga mga tao karong buntaga, pipinakaadlaw human ang panag-inkwentro sa sundalo o Abu Sayyaf Group na recover sa mga tauhan sa Joint Task Force sa Sulu ang pipinaka mga armas nga gipinagiyahan guno sa teroristang grupo nga kabahin sa Budaho o ditong dapida sa may Budaho Barangay Lumping Pehe dito sa may Talipaw sa probinsya sa Sulu. Matod ng 11th Infantry Division ng Joint Task Force Commander Major General William Gonzalez na-recover ang usaka M67 90mm anti-recoil sa rifle ni adtong July 14 sa dapit kung asa na hitabo ang panag-inkwentro sa Army Scout Rangers o mga rebelde ditong dapita. Tungod nini, gipakusog pa sa intelligence o ang intelligence monitoring sa militar sa tabang usaba sa mga residente dito nga dapita. Hinungdan usaba sa pagka-recover sa nasampit nga armas. Gipadayag ni 11th Officers Brigade Commander Brigadier General Antonio Bautista nga dunay mga residente matod pa ang nakakita nga may dala-dala nga mga bazooka ang terorisang ASG dihang naka-enkwentro ang mga sundalo. Kahinumduman ni adtong July 9 dihang naka inkwentro sa sundalo ang usa ka grupo sa Abu Sayyaf dito gihapon nga dapida kung asa napatay ang usa ka bandido gikan ayon ni Bautista nga human na sila makadawata og tip dayon nila nga gipangita ang armas dito sa mismong encounter site. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Alas 5:39 ang atong oras. Karon atong lakbitan ang mga taho dinhang dapida sa may P. Palma. Atong sayro ng mga development o mga panghitabo ditong dapida ana sa linya si Tinig On sa June Villasoto. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Alright, maraming salamat at magandang umaga. Isang 23 anyos na binata ang hinuli ng mga otoridad noong Sabado na madaling araw dito sa bayan ng Midsayat matapos itong pagalagala at parang naglalakad lang sa gitna ng luneta sa kailaliman ng gabi bandang alas dos ng madaling araw. Ito ay nakilalang si Ivan John Conde Ordanesa, 23 years old, binata, walang trabaho at residente ng Poblasyon 8 dito sa bayan ng Midsayap matapos nga itong nakita ng mga alert team na nagpapatrolya sa gitna ng sentro o sa sentro ng kabayanan dito sa Midsayap, particularmente sa Quezon Avenue. At nang sinita ng mga pa-pulis, ang dami nitong rason at kung ano ang dahilan kung bakit nasa labas pa siya ng tahanan gayong ito ay curfew hours na.
ang naturang paglabag sa curfew policies ay nadagdagan pa sa nang makapkapan na ng mga pulis at makuhanan ito ng balisong at isang pakete na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu. Kung kaya't ng ating tinanong kung kanya nga ba talaga ang lahat ng mga ebidensyang nakuha ay inamin itong si Ordonesa na kanya nga itong balisong at ang pinaniniwala ang shabu. At dahil dyan ay patong-patong na kaso ang isasampa sa kanya ng mga otoridad. At ngayon ay dagdag na naman itong suspect sa bilang ng mga nakakulong dyan sa napakasikip na custodial facility ng Midsaya PNP at haharap nga sa kasong paglabag sa curfew, possession of illegal or mga deadly weapons at ang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nung araw ng Biyernes, dito din buong araw si Cotabato Governor Nancy Katamco kung saan nag-turn over ito ng mga barangay hall para sa Poblasyon 1 at Poblasyon 2. Turn over din kinahapunan ni Katamco ang Watcher's Kitchen ng Amado Diaz Provincial Foundation Hospital at nakipagpulong sa mga mahalagang tao na siyempre mga kaalyado sa politika dalangan ng papalapit na filing of candidacy sa darating na Oktobre ngayong taon. At sa usapin naman ng politika, nagpopormahan na ang mga kandidato, incumbent at mga non-incumbent na may mga planong tatakbo para sa 2022 elections. At yan ang pinakaaabangan dito sa buong P-Palma area o Palma PB to be exact, dahil nga sa napaka-interesting na mga personalidad na lumilitaw na di umano ay nagpaplanong tatakbo para sa mga posisyon ng alkalde, vice alkalde, pagiging bukal, maging municipal councilors at ang para sa mga mas matataas na posisyon sa ating probinsya. At dahil dyan, ang tao naman ay nag-iisip-isip na rin kung sino ang kanilang pipiliin dahil dito sa amin sa P-Palma area, ang retiree o magtatapos na termino ay sina Aliosan Mayor Vicente Boy Soropia at Midsayap Mayor na si Romeo Aranya. Ang bayan naman ng Libungan ay maituturing na open zone o zona libre dahil pawang mga kahalili ang posisyon ng mayor na Libungan na si RSU ay replacement lamang, no, dahil sa pagkamatay nitong si dating Libungan Mayor Pingkuan. Ang vice mayor niya na dating hinawakan ni RSU ay replacement lang din matapos mamatay si Vice Mayor Ongi Pader. Kung kaya't napaka-exciting talaga dito sa P-Palma at kung sino ang magiging mga personalidad na tatakbo para sa darating na 2022 elections. So yan ang latest mula dito sa amin sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat gabang June Villasoto sa nasampid nga taho gikan sa may P-Palma area. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Dugang tuding sa atong balitang probinsyal karong buntaga, sikop sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang usa ka kuno MILF commander. Sigon ni PDEA 12 spokesperson Kat Abad nga nakuha gikan na sa maong suspect ang tulo ka mga sachet nga anaa sa 7,800 pesos ang kantidad gikan sa nasambit nga suspect nga si Geno Sagalo, 42 anyos, residente sa Coronadal City. Dugay na kunong nanahimong target sa mga operatiba sa PDEA ang nasambit nga suspechado human kini gikabutyag sa pipila ka mga kaubanan na ining una nang nasikobas sa mga otoridad. Dugang pa ni Abad nga nagpaila si Galo nga kuno Moro Islamic Liberation Front commander, pinaagi usab sa ID nga gipakita nini. Dungan na nga nahu na sikobas sa nasambit nga MLF commander ang
drug courier sa og nanahimong source sa droga sa pipila ka mga empleyado dito sa may Sarangani Capital nga una na nga nasikop sa bypass operation gihapon sa mga otoridad. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Sa laing bayan, laing tudling sa atong tao karong buntaga gikan sa lahong bahin sa Mindanao, padayon karong ginaila ang identity sa usa ka rebelde ng New People's Army kon NPA nga napatay atong sa engkwentro kag ni atong kadlawon sa adlaw nga Biyernes. Tali sa mga sakop sa 29th Infantry Matatag Fighter sa Batalyon sa Philippine Army. Sigon ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Aristotle Antonio nga nagpahigan sa combat operation ang ilang mga sakop dihang ilang nakaengkwentro ang pito ka mga rebeldeng sakop sa Sandatang Unit Pampropaganda kon SYPI 16A sa GF-16. Ubos nga gidumala kuno ni Commander Samuel Batigan alias Kapupo dito sa may sitio Kabadyangan, Barangay Halyubong sa lungsod sa Kicharao sa Agusan del Norte. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:47 na ang atong oras sa atong pagbalik atong suwayang makauban karong buntaga ang tigpamaba sa 72nd Infantry Battalion. Aron atong siren kining ilang ginpatigayon karon ng mga aktibidad, mga youth activities, no? Gikalambigitan kini sa mga kabatanunan. Atong siren unsay tumong tinguha niini human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom. Alas 5:47 na sa buntag. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean and refreshing. Alas sa 5:48 na ang atong oras. Nintak na atong siren o makisayod kita nining dugang gimbahotan ko do sa 72nd Infantry Battalion. Kinambigit nining mga youth symposiums nga ilang ginpatigayon sa lain-laing dapit nining ilang ginsakpan. At makauban karong buntaga ang Civil Military Operations Officer sa 72nd Infantry Battalion, si Lieutenant o Second Lieutenant Ailina Maria Loria. Hello ma'am, ayong buntag, live dang ani sa programang Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Hello, good morning po. Good morning, sir. Opo, magandang umaga po. Ma'am, ano po ang purpose, objective po sa ginagawa nating mga youth symposiums this time ng 72nd IB? Ang youth symposium po ng 72nd IB bilang part po ng sustainment report po natin sa implementation po natin ng Executive Order 70 o Whole of Nation Approach. Ang mga youth po kasi, sir, sila po talaga yung pinaka-vulnerable sector when it comes sa recruitment. Kasi aggressive, ano po sila, minsan nadadala pa po sa bugso ng damdamin. Kaya minabuti po namin na mag-conduct po ng mga youth symposium para ma-educate sila, ma-inform sila kung ano ba po yung mga schemes, methods, mga tactics po ng mga communist terrorist groups when it comes pa sa recruitment po pagdating sa kanila. Oo. Meaning to say, piling mga communities po ang target po ninyo. Particularly, doon po ba ito, doon sa mga areas na tawag natin dito, mga rebel-infected na mga communities, ma'am? Ang focus area po namin, sir, yung mga ano po, affected areas. Pero ito pong pagkantak namin ng youth symposium, nag-ikot po kami sa mga barangay kahit hindi po affected. Kasi syempre, sir, di naman po natin kailangan tayin, sir, na maapektuhan yung isang barangay. Habang maaga pa, mas maganda po na kahit hindi sila affected, ma-inform na po o ma-educate na po natin yung mga youth. Kung baka kasi, sir, may mga instances na
di natin di nila alam na nare-recruita pala sila. Mm-hmm. So, mas maganda, sir, na habang maaga, maging aware sila kung paano ba ang mga paraan ng mga NPA mm-hmm. o mga community terrorist group sa pag-recruit para kahit pa paano, maging ano sila, sir, maging aware sila or maging knowledgeable sila sa mga ganung bagay. Mm-hmm. May ilang mga barangays na po engagement ang isinagawa ng 72nd IB, ma'am, under po sa operational area po ng 72nd IB simula ng masimulan ang programang ito. Bali, sir, nung nakaraan po na nasa amin si Joy Sagino, kung nabalitaan niyo po yun, si Kaamihan, mm-hmm. Nag-ikot po kami sa mga munisipyo ng sa loob po ng area po namin. Ang ginawa po namin, actually, mag-graduate po ng Youth for Peace Movement, mm-hmm. Yung mag-graduate po ng YLS natin, sila po yung inuna namin na mag-orient. Pero ngayon po, may ginagawa pong programa ang 72nd IB, na papasok po kami sa mga barangay. Una na po dito ang mga barangay dito po sa munisipyo sa Arakan. Mm-hmm. Bali, papasok po kami dito sa mga barangay na ito, tapos magkakanta po kami ng mga youth symposium, mapa-affected man po or hindi affected barangay. Mm-hmm. Ma'am, kindly tell us, ano po brief details po dito kay Kaamihan, ma'am? Ano po ito? Minor po ito? Mm-hmm. Si Joy Sagino po, sir, isa po siyang former rebel. Ah, okay. Na bali, siya po yung naging spokesperson po namin, kumbaga naging speaker mm-hmm. po namin sa mga youth symposium po namin na kinundas mong nakaraan, sir. Mga last month po ata yun, sir. Mm-hmm. Nagkanta po kami ng youth symposium sa mga munisipyo. Siya po yung ginawa namin na speaker. Mm-hmm. Siya po yung, ano, sir, more on recruitment kasi siya nung nasa kabila pa po siya. Kaya malaki po talaga yung ano, sir, influence. Yun. Siya yung gagamitin natin ng magsalita. Mm-hmm. Kung paano ang mga methods po talaga nila mismo, sir. Etong si Kaamihan is from Cotabato province po ba ito or dun po sa mga kabilang mga probinsya, ma'am? Ano po siya, sir, na hindi po siya from Cotabato, sir. Mm-hmm. Kumbaga tinanong po natin siya sa ibang division mm-hmm. para po mag-share ng ideas po dito po sa area of operation po natin. Mm-hmm. Katuwang po ninyo, ano pong mga ahensya ng gobyerno, ma'am, ang naging partner ng 72nd IB? Naging partner po namin, sir. Ito po, sir, sa Arakan po to, sir, no? Yung mga ginawa po natin sa Arakan. Naging partner po natin, sir, yung MLGOO ng Arakan. PNP, of course, hindi naman po nawawala ang PNP mm-hmm. sa mga ganito po nating activities. And nagpa-plano po kami mag-invite pa po ng mga iba pang agencies para kahit pa paano, sir, maging aware din po yung mga youth sa mga programang offered po sa kanila. Oo, with this, andito na po, meron na pong EO 70. This time po, may mga namomonitor pa rin po ba kayo through your intelligence report gathering na may mga recruitment pa rin po ng kabilang grupo, ma'am? Ang recruitment naman po kasi, sir, di naman po yung nawawala, sir. Habang kumikilos po ang tayo na mapanatili po ang peace and order, talagang kumikilos din po sila para makakuha pa po ng mga supporters or makakuha pa po sila ng mga marirecruit nila. Kaya sa amin po sa Army, talagang nakikipag-collaborate po kami sa local government unit ng mga na nasa area of operation namin, pati na rin po yung mga iba't ibang non-government and government agencies para kahit pa paano, sir, sa mga youth, mabigyan sila ng ma-educate sila kung ano yung mga programs na intended sa kanila and mag-promote po natin yung mga future projects po nila. Yun, oh. Hopefully na aside nitong symposiums, ma'am, after the symposiums, na-organize ni sila and may mga ida-download tayong mga projects, ma'am, para sa mga para sa youth sector? Opo, bali, according po sa sanggunian niyang kabataan, sir, mm-hmm. ng barangay na kinandakan namin na nakaraan, barangay Kibalantian, they are planning to conduct a youth leadership summit. Pero mm-hmm. syempre po, dahil pandemic tayo ngayon, sir, talagang i-minimize lang po natin ang participants and talagang sunod po tayo sa protocol. Pero as of now, sir, nag-coordinate po kami, sir, na makapag-conduct po ng youth leadership summit po sa area nila. Yun. At least, ma'am, sa observation po ninyo, ano po ang, kumusta ang reaction po ng mga kabataan? Ano po ito? Tawag natin ito, at least kusang loob silang sumasali or iba napilitan lang?
Meron po tayo, sir, ng mga volunteers po talaga. Meron naman, sir, ng mga mga na hikayat lang po na sumali. Pero all throughout po na activity, sir, makikita po natin sa mga mukha nila, sir, sa mga impression nila, sa mga ideas po na sinashare nila na yung iba talagang first time makarinig ng mga ganong symposium. Yung iba naman, sir, may mga experience na po sa ganyan. Yun. So, syempre sa amin, sir, matmasaya kami, sir, na yung mga bago, sir, ma-share namin kasi sila na po yung mag-share niya sa mga ibang kabataan sa mga sitio nila. Yung mga participants po kasi natin, sir, coming from the different sitios ng Barangay Kabalantian. Ano po yung mga entire perspective po ninyo sa pagsasagawa ng programang ito, ma'am? Ano po yung ini-expect po nating epekto po nito? I-expect po namin, sir, syempre sa mga youth bilang bilang sila po ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. I-expect po namin, sir, na sila po ang magiging peace builders talaga, sir. Sila po ang mag-initiate, maging peace advocate sa kanilang mga barangay. Yung mga natutunan po nila sa mga symposium po na ginagawa natin, hopefully, sir, yun po yung gagamitin nila para maging para sila na po yung mag-share na kung ano man po ang natutunan nila sa mga youth na hindi po namin na-invite pa. Pero hopefully, sir, itong mga activities natin is mag-continue para yung hindi pa po namin, sir, na na-invite sa mga ganitong symposium, sila naman po yung maging participants natin. Yun, oo. Hindi po lahat naka-attend na mga makaka-attend ang activities na yun, ma'am. May mga kabataang nakikinig ngayon. Mensahe po ninyo, ma'am, ma-impart para po sa kanila. Bilang civil military operations ng 72nd Infantry Battalion, isa sa mga goal ko is ang ma-empower or ma-strengthen ang mga youth. Kaya nananawagan ako sa mga kabataan na nakikinig ngayon na matuto tayong tumayo sa mga sarili nating mga paa bilang peace advocates at peace builders ng ating bayan. Tayo mga kabataan, tayo ang pag-asa ng bayan. Huwag tayong magpaloko sa mga sinasabi, sa mga maling ideolohiya ng mga communist terrorist groups. Matuto tayong sumunod. Siyempre, bilang kabataan, ang una nating gawin is sumunod sa mga magulang natin. Alamin natin kung alin ang tama at mali. Nanawagan din ako, kung meron pa tayong mga kakilala na nasa kabila pa, kung mahikayat natin sila na bumabana at sumuko at embrace ang mga programa ng gobyerno para sa kanila, mas mabuti. Dahil ang gobyerno po natin ngayon, talagang all-out support siya sa mga friendly returnees po natin, sa mga former rebels natin, para makapagsimula ng bagong buhay kasama yung kanilang mga pamilya. Yun, oo. Napakagandang programa po, ma'am. Maraming salamat po sa panahong inyo pong ibinahagi dito po sa Tinig ng Bayan, Second Lieutenant Aileen Maria Loria. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Isang pagsaludo po sa inyo. Magandang umaga din po, sir. Ayan po. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Inyong nga nadunggan si Second Lieutenant Aileen Maria Loria gikan sa 72nd Infantry Battalion. Ato na nga dawaton ang taho. Gikan din sa tahong lokal na to, ha, kawatan nga naglisod og pagawa sa motor nga iyang gikawat, gibiyaan og gisunog samtang minor de edad nga lalaki patay human nga mabangga. Naka-park lang kuno nga truck dinhi sa dakbayan sa Kinabawan. Atong dawaton ang taho gikan kang Tinig 13 Lizel Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dili na mapuslan ng usa ka motorsiklo human kini gikawat og nakita na lamang sa usa ka bakanteng luna sa Barangay Patadon, Kinabawan City nga sunog na kagahapon. Sa report, giparada lang sa tag-iya nga si Alex Patadon sa Lintulan nga residente sa nasangpit nga lugar ang iyang motor nga Kawasaki Badja nga color itom. Sa ilang panimalay nga kung asa posibleng gikuha kini sa suspect alas 2 Domingo sa kadlawon. Tungod sa kalisod og bungtod ang maong lugar, posibleng naglisod ang kawatan og dala sa motor pagawas, hinungdan nga iya na lamang kining gisunog. Samtang wala pa'y matudlo nga suspect ang tag-iya sa motor, samtang padayong gina-review sa mga otoridad ang CCTV nga kung asa nakuha sa maong footage ang gihimong pagpangawat niini. Samtang sa pikas bahin, patay ang usa ka minor de edad nga lalaki human kini na disgrasya alas 11:30 pasado
sabado kagabi sa Barangay Amas, Kidapawan City. Okay, ato lamang balikan. Partikular sa atubangan sa Phoenix Gasoline Station. Sa inisyal nga report, nailhan ang biktima nga si Stanley Narvasa da Fialmoto, 14 anyos og residente sa nasangpit nga lugar. Saysay sa mga nakakita, nag-drug race matod pa ang biktima og ang mga kauban ni ini, hinungdan nga nawadan og preno ang ginamanehong motorsiklo og nabangga sa nakaparada lamang nga truck. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima sa highway og nakaangkon og mga samad sa iyang lawas og ulo nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Makita sab nga nagkabulag-bulag og nangatanggal ang mga parte sa motor. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 5:59 ang atong oras. Daghang salamat kaubanga Lizel Banga sa nasambit nga report sa laing bayan. Siko pa sa mga operatiba sa makilala PNB ang usa ka drug suspect nga gilang si Basit Higo Nawal, 31 anyos, usa ka residente nga residente sa Barangay Kinangan sa Malita, Davao Occidental. Ang suspek sikop sa ginpatigayon nga bypass operation na dito sa may Purokrambutan, Barangay Saging Makilala. Alas 6 gabi ni adtong adlaw nga Biyernes, nakuha gikan sa suspek ang anaas sa tulo ka mga sachet sa suspected shabu ug anaas sa 15,000 peso nga mark money. Sa karon, gibalhog na nasambit nga suspek dinha sa custodial facility sa PNP o karong adlaw, gitakdang laparuhon o kasong paglapas sa 9165. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Wala kita igong oras atong pagpanaguban na karong buntaga o mga adlaw. Subli kita nga magdunganay nga ni sa inyong tunumanon sa Tinig ng Bayan. Atong kauban nga rin si kaubang Grace Musulun na si kaubang Loy Rosario alang sa dugang hisgutanan karong buntaga. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok mo namilit kaninyo magaingon ang nagpakaban ng katawahan mo ay matawag dalung sa marambuon nga katilingban. Maing buntag, kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal.